is another contentious issue about protocol plates. Now, the Transportation Department aims to reduce the number of protocol plates being issued to government officials. The Land Transportation Office, or LTO, currently issues a protocol plate based on filed requests from government officials. Usually, senators get two protocol plates, but because of the controversial SUV that used a fake protocol plate, Transportation Secretary Jaime Bautista wants the LTO to only issue one protocol plate per government official. So, pinag-aaralan namin yan, ano? Kasi ngayon, yung mga senators, they're allowed two protocol plates, no? Speaker of the House, mas marami, no? Senate President, apat, no? We're looking at it. Yan, kasi dami ng protocol plate. Totoo. Tsaka ay ang mga protocol plate na yan, nasa memorandum yan nung binigay ng LTO, na hindi yan transferable. Oo. Diba? Tapos ano din yan, ang tawag doon, kaakibat din yan kapag nag-resign na yung or wala na sa term yung isang kongresista or senador or any official na may protocol. Wala na yan. Wala na rin yun. Tsaka yung logic na two protocol plates, it doesn't make sense because the plate is assigned to the car that is assigned to the government official. Yes. Pag kinabit mo yung 7 or 8 dyan, makita na mga, kunyari coding, may ano na yan eh, may exemptions yan sa coding because during function yan. Mm-hmm. So sasabihin mo, I need another protocol plate para pang coding. Hindi po, kasi may exemption ka na. So dapat i-maintain natin kung ano yung official car mo pang ginagamit mo sa work na dineclare mo sa kong lower house o sa upper house, doon ang kakabit, yun na yun. Ba't mo kailangan ng second? Di ba? Kasi hindi naman daw kasama ang asawa, hindi naman kasama ang anak, yes, sa protocol plates. Mm-hmm.